We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Ano kaya itong dambuhala na nakita ng mga residente sa Calasiao, Pangasinan? Pagtama ng harabas sa mga tanim na sibuyas, problema ng mga magsasaka. At cloud seeding ng Department of Agriculture sa ilang lugar sa Region 2, matagumpay na naisagawa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pagtaas ang konsumo sa kuryente na itatala ng mga power distributor kasabay ng nararanasang mainit na panahon. Narito ang report ni Joan Punsoy. Sinasanay na umano ni Marilyn ang kanyang mga anak na magtipid sa konsumo sa kuryente. Ito lamang daw ang tanging paraan para bumaba ang kanilang bayarin. Yung aircon namin, 3 hours lang po na inakasit. Tapos after that, pag napalamig na yung room, yung electric fan na lang. Ayon sa Dagupan Electric Corporation o DECORP, tumataas na ang demand sa kuryente ngayong mainit ang panahon. Nasa 3.4 million kilowatt hour ang itinaas ng konsumo para sa January billing kumpara sa December billing. Siguro gawa nung, although medyo malamig pa ng konti pag madaling araw, but pagdating naman ng mga bandang mga ganitong oras, medyo mainit. So baka yun yung isang nagko-contribute dahil andun pa tayo dun sa El Nino season. Ganito rin ang sitwasyon sa konsumo ng kuryente sa Central Pangasinan Electric Cooperative o SENPELCO. Sa kabila nito, nananatili umanong matatag ang supply ng kuryente ayon sa mga power distributor. Wala rin umano silang nakikitang pagtaas sa power rate. Buong taon po nakita natin na stable yung presyo ng coal. Unless otherwise, magkaroon ulit ng mga external contributions. Gaya nung 2022, kung saan nagkaroon ng gera yung Russia at saka Ukraine na nakaapekto doon sa worldwide supply and demand ng coal. Sa kabila nito, mahigpit pa rin ang paalala sa mga consumer na magtipid sa konsumo sa kuryente para maiwasan ang power shortage. Kasama si Jing Dacanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Nagdulot naman ng takot sa mga residente ang pinagbalata ng dambuhalang sawa na nakita malapit sa kabahayan sa Calasiao, Pangasinan. Nakatutok si Russell Simorio. Balot ng takot ngayon ang ilang residente sa Sitio Nibaliw, Barangay Bud, Calasiao, Pangasinan. Hindi dahil sa multo o mga kawatan, kundi dahil sa dambuhalang sawa. Nagsimula ang pangamba ng mga residente nang makita sa bukid, malapit sa mga kabahayan, ang dambuhalang pinagbalata ng ahas o hunos. Ang hunos, singlaki ng poste ng kuryente at nasa 16 na talampakan ng haba. May malit akong bata, pumupunta pa dun sa bukid. Baka mamaya, hanapin ko yung anak ko, ano pala ng ahas. Eh, gusto ko mahanap yun para hindi na kami takot dito. Bago pa nakitang pinagbalatan ng sawa, sunod-sunod manong nawalan ng alagang manok at aso ang mga residente. Maaring ang sawa raw ang nasa likod ng pagkawala ng mga alagang hayop. Natatakot po kami dahil may mga bata kami dito. Tapos malapit lang po kasi dun sa bahay namin yung nakuha yung dambuhalang lupos ng ahas na yun. Yung aso namin, na magandang klaseng aso yun eh. Nawala siya, ito lang siguro mga January. Nananawagan ang mga residente ng tulong para mahuli ang sawa sa lugar. Maganda po sana makipag-coordinate po sila sa amin para ma-inform din po namin yung team na
pupunta po sa kanila. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, kung pagbabasehan ng haba at balat ng sawa, maaring isa itong reticulated phyton. Madalas magambala ang mga sawa tuwing mainit ang panahon, kaya lumalabas sa kanilang lungga. Agresibo rin daw ang mga sawa sa ganitong panahon dahil breeding season nila. Cause din sa paglabas ng mga ahas, yun sa weather, sa kind destruction ng sa mga habitat. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Problema naman ng mga magsasaka ang pagtama ng harabas sa mga tanim na sibuyas sa Malasiki, Pangasinan. Nagbabalik sa report si Russell Simorio. Hinahabol na mapatubigan ng mga magsasaka sa Barangay Ikan, Malasiki, Pangasinan ang mga pananim na sibuyas. Nagkabitak-bitak na kasi ang taniman at para unti-unti ring mawala ang harabas na tumama sa sibuyasan. Nakatakda sa ikalawang linggo ng Marso ang anihan ng sibuyas, pero inaasahan daw ang kakaunting ani dahil sa pag-atake ng harabas at epekto rin ng matinding init bunsod ng El Nino. Minimintin lang namin sa pag-spray para hindi kumalat yung harabas. Para mapuksa din. Kinakain yung dahon. Halimbawa, pag naubos na yung dahon, isusunod nila yung laman. Kalbaryo rin sa mga onion grower ang mababang farm gate price. Medyo malungkot, mahal ang puhunan, kintikita. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, patuloy ang pagbaba ng farm gate price ng pulang sibuyas na nasa 30 hanggang 32 pesos kada kilo. Expected natin yung pula bababa pa dahil dun sa harvest and we assume cold storage siguro mag-open up na para hindi na masyadong bumagsak yung presyo. Nakababahala rin daw ang mga ibinebentang sibuyas online. Posibleng smuggled product o man ito, kaya mura ang presyo. Nakikita natin baka illegal na pumasok ito dahil sobrang mababa yung presyo. Nakaka-apekto dun sa mga ani natin dito sa ating bansa. No? Nakikipag-ugnayan ng SINAG sa Bureau of Plant Industry para maaksyonan ang problema. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, baradong kanal na nagdudulot ng masangsang na amoy. Problema ng ilang residente sa Barangay Osiem, Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Matagal nang idinadaing ng 57 anyos na si Rebecca Isla ang masangsang na amoy mula sa baradong kanal sa Barangay Osiem, Mangaldan, Pangasinan. Madalas umano siyang atakihin ng hika dahil sa mabahong amoy mula sa kanal. They are doing this dressing of chicken and they don't have proper sewage disposal. Yung mga canals natin nagiging parang Poso Negro na. Mula raw ito sa isang compound kung saan nagkakatay ng manok. Ayon sa barangay council, bukod sa naipong tubig, ang mga pinaghugasan ng pinagkatay ng manok maging ang balahibo nito ang dahilan ng mabahong amoy sa drainage canal. Target din na ayusin ang drainage system sa lugar. Ang ilang bahagi kasi ng drainage, tinabunan ng lupa upang hindi umagos ang maruming tubig. Patuloy rin ang pakikipagdialogo ng barangay council sa mga residente upang maayos ang problema. Yan nga, yung mga wish kuwan nila dyan sa kuwan ng manok, medyo mabaho yan, mga balahibo na kuwan, dumadali dyan. Siyempre, mga amoy, kahit na yung pinaghugasan ng manok, talagang mga ngamoy yun. Kaya yun ang naisip naming solusyon, ganun na lang, makikipadaluyin natin yung tubig para at least kuwan. Tapos makikiusap kami sa kanila na dapat yung malinis lang na tubig ang iano nila dito. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Clear Lacanilaw, One North Central Luzon. Sa Shellfish Bulletin na inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1, ligtas kainin ang mga shellfish at alamang nahuli sa mga baybayin ng Infanta, Bolinao, Anda, Alamino City at Banisa, Pangasinan. Maging ang mga huli mula sa Rosario at Santo Tomas sa La Union ay red tide toxins free. Mahigpit ngayon ang monitoring ng BFAR sa red tide lalo't madalas na naitatala ang algal bloom tuwing mainit ang panahon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pinakahuling presyuhan ng iba't ibang isda o seafood sa Dagupan City, alamin yan sa live report ni Joanne Punsoy. Joanne? Chris, tiyak na matutuwa ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga mamis na mamamalengke ngayong Linggo dito sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City dahil halos karamihan ng mga isdang paninda dito sa lugar ay bumabanga itong presyo. Ayon na rin sa mga mangisda, maganda raw yung panahon, maganda itong alon, kaya marami silang huli. Umpisan na natin ang price update ng mga isda dito sa palengke. Ang galunggong ay nasa 170 pesos per kilo. Ang salmon naman ay bumaba rin ng presyo na dating nasa 120 pesos per kilo. Ngayon ay nasa 100 piso kada kilo na. Ang pusit, malaki rin ito ibinaba. 180 pesos per kilo dati ang presyo pero ngayon nasa 110 pesos per kilo na. Ang sapsap naman na dating nasa 130 pesos per kilo, ngayon nasa 100 pesos per kilo na. Ang yellowfin, 300 pesos per kilo ngayon. Tumaas ito kasi dati nasa 280 pesos per kilo itong presyo nito. Ang pinka naman, malaki itong ibinaba sa presyo. 230 pesos per kilo dati, ngayon nasa 170 pesos per kilo na. Ang tanige, bumaba rin ang presyo. 350 pesos per kilo dati, ngayon 300 pesos per kilo na. Ang labahita, stable ang presyo, 280 pesos per kilo. Ang hipon, halos kalahati ng presyo nito ang ibinaba, 430 pesos ito per kilo Chris dati, pero ngayon nasa 260 pesos per kilo na. Ang mga mahilig naman sa bangus, bumaba rin ang presyo nito na dating nasa 150 pesos per kilo, ngayon naglalaro na lamang sa 130 hanggang 140 pesos per kilo. Marami rin ang isdang tilapia na naglalaro nga itong presyo sa 90 pesos per kilo. Pero Chris, ito ay magbabago pa rin kapag papalapit na raw itong Holy Week at aasahan daw na tataas itong presyo ng mga isda dahil na rin sa inaasahang taas ng demand at posibleng mababang supply. Chris? Maraming salamat sa price update, Joanne Punsoy. Naging matagumpay naman ang isinagawang cloud seeding sortie ng Department of Agriculture sa ilang lugar sa Region 2 sa pamamagitan ng Piper Navajo Flyers ng Philippine Air Force. Nagpakalat ng sodium chloride sa mga cloud formation 4,500 feet ang taas mula sa mga targeted area. Kinumpirma ng mga sky at cloud spotters na umulan sa mga bahagi ng Igig, Enrile at Tuguegarao City sa Cagayan, Santo Tomas, Santa Maria, Ilagan at Benito Soliven sa Isabela, at Villaros at Bagabag San Veva Vizcaya. Malaking tulong daw ito upang maibsan ang epekto ng El Nino. Ang cloud seeding ay isang weather modification technique na nakakatulong sa abilidad ng ulap na gumawa ng ulan. Sa ibang balita, motorsiklong ipinarada lang sa gilid ng kalsada sa Calasau, Pangasinan, ninakawan ng gulong. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Sa cellphone video na ito nakuha sa Barangay San Miguel, Calasau, Pangasinan, ang mga motorsiklong nakaparada sa gilid ng kalsada. Pero kapansin-pansin ang motorsiklong ito, wala na ang dalawang gulong. Pagmamay-ari ng estudyanteng si Mark J. Castro ang motorsiklo, hindi muna siya nagpa-interview sa harap ng kamera. Pero aniya, ipinarada lang niya ang motorsiklo para pumasok sa paaralan. Nagulat na lang siya nang balikan ang motorsiklo na wala na ang dalawang gulong. Isang pagbalik ng estudyante, wala na po yung gulong niya. Na-shock na lang siya, tapos sinaman po namin siya sa police station po. Kita rin sa CCTV footage na ito ang pagnanakaw ng helmet sa kalapit barangay ng Tabang, Dagupan City. Mabilis na tumakas ang lalaki sa direksyon ng Barangay San Miguel, Calasau. Ang suspect na nagnakaw, tila ang nakuhanan din umanong lalaking nagnakaw ng helmet sa harap ng sports complex. Lalo na po yung motor nung kumuha, parang safe sila, safe na motor po. Parang bigla siyang nag-park dun sa tabi nung motor po, tapos tumitingin siya sa paligid niya kung may tao, tapos bigla na lang yan kinuha. Tinututukan ng pulisya ang mga insidente ng nakawan sa bayan. Paalala ng pulisya, iparada ang motorsiklo sa mga lugar na may bantay. Iwasan ding mag-iwan ng mga gamit sa sasakyan. Ituloy ang pag-iimbestigahan po natin at marami na rin po kaming nahuli at saka na-recover po na sasakyan na sanhin ang stolen vehicle po. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Lumalagong kabuhayan ng isang pamilya sa Mangaldan, Pangasinan ang pagpaparami at pagbebenta ng mga imported na halaman. Tunghayan sa report ni Russell Simorio. Ang ikatlong palapag ng bahay ng mag-asawang Viado mula Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan, ginawang mini garden. Makikita rito ang iba't ibang variety ng halaman na itinuturing na yaman din ng pamilya. Mga Hoya plant ito na personal na inaangkat sa Indonesia at Thailand. Ang ibang Hoya plants na pinaparami, umaabot sa mahigit 600 piso ang halaga kada isa. Pero ang mga bihirang uri ng Hoya plants, 20,000 pesos ang presyo. Dito kasi sa atin, ang hinahanap nila imported. Kaya pumupunta ako doon sa ibang bansa, sir. Nagsimula ang hilig ng mag-asawa sa pag-aalaga at pagpaparami ng Hoya plants nang makita ito ni Marites noong nagtatrabaho pa siya bilang domestic helper sa Singapore. May nakita akong halaman noon na ito yung heart, ito. Ito doon sa puno ng kalachuchi doon sa Singapore. Sinerch ko kung ano ba yung mga ano, ang dami palang species ng Hoya, more than 600 plus na yan. Organic din ang paraan nila ng pagpaparami ng Hoya plants. Ang gardening soil na ginagamit, mano-manong ginagawa sa pamamagitan ng paggiling sa mga coconut shell. Ang Hoya kasi ayaw niya ng sobrang basa. Pero para sa mag-asawang Viado, tulad ng halaman, uusbong ang kabuhayan kung lalaki pa nito ng sipag, pagpupursigi at diskarte. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay sa aksidente ang dalawang pulis na sina Police Master Sergeant Brianer Bakidan, 35 anyos, at Police Corporal Edrix Dumaging, 31 anyos. Pawang mga taga Tabuk City, Kalinga, habang binabagtas sila ang National Highway ng Pamplona, Cagayan, sakay ng isang kotse. Sa investigasyon ng PNP, nagmula sa Kalinga at patungo sana sa Lawang City ang mga biktima, kasama ang tatlong iba pang pulis na parehong naka-assign sa Aviation Security Group ng Lawag International Airport. Pero nagkaroon daw ng mechanical error ang sasakyan dahilan para bumaligtad ito ng dalawang beses. Sugatan ng tatlo pa nilang kasamahan na nakalabas na raw ng pagamutan. Naiwi na ang mga labi ng mga nasawing pulis sa Tabuk City, Kalinga. Sinusubukan naman ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Nagdudulot ng takot sa mga residente ang pangaharang ng ilang kalalakihan tuwing gabi sa Gonogong Bridge sa San Jacinto, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilao. Nagdulot ng takot sa ilang residente ang umaring pangaharang ng ilang kalalakihan sa bahagi ng Gonogong Bridge ng Barangay Lobong San Jacinto, Pangasinan tuwing gabi. Nagdadalawang isip din daw ang ilang motorista na dumaan sa tulay dahil sa umano'y insidente ng pangaharang. Yung hinabol po doon sa kabila, madam, ay estudyante. Kaso naman po, hindi naman po siya naabot at nakatakbo naman po agad siya, madam. Parang may takot ka na din, madam. Yung buhay mo, isa lang, di ba? Kakaba ng konti, madam. Baka mamaya ako din ang harangin o di... Hindi ko rin alam kasi lumalabas din ako mga alas 5 ng umaga. Ayon sa pulisya, wala raw nagre-report sa kanilang himpilan ukol sa insidente ng umano'y pangaharang sa Gonogong Bridge. Pero tinutuntun na ng otoridad ang nagpo-post sa social media ukol sa insidente. Galing daw po sila dito sa town proper papunta ng direksyon ng Barangay Lubong. Allegedly, pagdating nila doon sa malapit doon sa bridge, may mga lalaking pumagit na po sa kalsada. Ngayon, dahil po may mga kasabayan, paparating na kasabayan, allegedly, ayon sa kanila, kaya pumagilid na rin lang yung mga lalaking nangaharang. Patuloy ang investigasyon ng otoridad kung may katotohanan ng insidente ng umano'y pangaharang sa Gonogong Bridge. Kasabay nito, pinaigting nila ang police visibility at pagbabantay sa lugar lalo na tuwing gabi. Bago po yung mga reported na ganyan, regular naman yung ginagawa naming patrolling. Actually, may mga nakadeploy na po tayong mga police doon. Yung nagkakandak rin po kami ng checkpoint dyan, gabi at madaling araw. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilao, One North Central Luzon.
Samantala, mahigit 100 motorized boat ang ipinarada sa Padsan River, lulan ang mga opisyal, empleyado ng city government ng Lawag at ilang mangingisda. Nagsimula ang parada sa barangay Metro Gabu, papunta barangay ng La Paz sa syudad. Ito ang ikalawang o ikalimang fluvial parade na bahagi ng pagtatapos ng Pamulinawen Festival at pagbibigay pugay sa mga patron at mga mangingisda ng syudad. Kasama rin sa parada ang mga imahen ni Nuestra Señora de La Paz, San Guillermo at St. William. Simbolo raw ito ng matatag na pananampalataya at kultura ng mga Lawagenyo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, iba't ibang weather systems ang patuloy na nakakaapekto sa ating bansa. Kasama dyan ang trough ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayun din ang hanging amihan na umaabot sa Luzon at Visayas at Easternese sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng MetroWeather, mababa ang tsansa ng ulan sa Luzon maliban sa ilang bahagi ng Kalinga, Isabela at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Binabantayan ngayon ng Philippine Army ang intelligence report na nakarating sa kanila hinggil sa pangingikil na ginagawa raw ng mga rebeldeng grupo o NPA sa ilang residente sa Abra. Tinukoy ng Philippine Army ang grupo ng Komiteng Larangang Guerrilla North Abra na siya raw nangungulekta ng revolutionary tax. Nito lang February 23 nang makainkwentro ng militar ang mga rebeldeng grupo sa Salapadan, Abra. Sa datos naman ng Philippine Army, nasa 20 na lamang ang bilang ng mga rebelde sa lugar. Habang patuloy daw ang programa ng gobyerno na hikayatin ang mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. Kapag may mga armado po pasok sa kanilang sitio, may armado po pasok sa kanilang lugar, talagang hindi sila makapaghinti. Talaga rin nang takot nila at may armado itong mga grupo na ito. Visually impaired learners sa Baguio City, hinahangaan ang talento sa musika. Tunghayan sa report ni Joan Punsoy. May kapansanan man sa paningin, hinahangaan ang mga mag-aaral na ito mula sa isang eskwelahan ng visually impaired sa Baguio City dahil sa talento nila sa musika. May tumutugtog ng instrumento. At meron ding mga awit. I wanna live, I wanna grow, I wanna see, I wanna know. We teach them how to brush their teeth, take a bath, fix their bed, etc. etc. So that when they go back to their families, ano yung self-supportive sila, kaya nilang gawin kung anong pwedeng gawin ng mga those who can see. Hindi raw mahirap turuan ang mga bata sa pagtugtog ng instrumento dahil na rin sa pagmamahal nila sa musika. Even if they cannot see us, they can feel us. Isa sa kanilang star singer ang 8-year-old na si Ember. Samantala ang 11-year-old naman na si Lance, idolo umano si The Clash Season 5 Grand Champion na si John Rex. Nais din umano niyang maging singer kaya nagpupursigi sa pag-aaral. Nakakapaganda po sa pakiramdam po para matulungan ko rin po yung magulang po sa pagkatapos ko po mag-aaral. I wanna live, I wanna grow, I wanna see, I wanna know. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapaparad niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.